Hi guys! Welcome back ulit! So, ito po yung to be continued ng ating vlog nung nagluluto ako ng tortang sardinas. So, habang kumakain ako ng lunch, kain tayo guys! Yung pinangako kong kwento sa inyo, yung kadalasan ang pinag-aawa yung mag-asawa. So, ngayon guys, yung pinag-aawa namin madalas, yung pagiging ulyanin niya. Ay, sobrang ulyanin niya, guys. Sobrang makakalimutin. Para pong, kunyari po, bumili siya ng ganito, mamaya tatanungin mo, hindi na niya alam. Ganun po siya ka, makakalimutin. So, madalas po, nagka-aaway kami nun sa pagiging makalimutin niya kasi sa sobra po niyang makakalimutin, iba po yung sinasabi niya. So, kapag po nagtanong ulit ako, magkaiba na, hindi na magkatugma. So, ang nangyayari, nag-aaway kami, napapag-isipan ko siya ng masama, naghihinala, tuloy ako. Pero, ang ugali niya po talaga ay napaka makakalimutin. Yung po, madalas namin pinag-aawayan. Eh, siya pa naman po pag ano, yung nagtatalo kami. Hindi yan, okay lang yan siya. Pero pag yung mga late reaction po kasi yan, pag okay na ako, babatiin ko na siya. Siya naman po yung ano, nagmamatigas. Ganun po yan. Ikukwento ko po sa inyo yung example. Yung pagiging makalimutin niya. So, nasa bar po na po siya. May sinend po siya sa akin picture, lotion, kung gusto ko ba daw nun. Nag-send po siya sa akin nung pagkarating ng kawork niya. Kung gusto ko ba daw nun, lotion, bibilhan niya ako. So, yun, okay naman yung usapan namin. Pinabukasan, nabasa ko, sabi ko, okay lang, ganyan, bili ka kung gusto mo. Ngayon, biglang sabi ko po, sumama ka ba nung ano? Nung bumili yan sa cruise shop nila. May cruise shop po kasi doon. Bili yan talaga yung mga crew. Sabi niya hindi daw. Ikaw yung totoo. Sabi niya hindi nga. Kasi, tulog na ako nung pumunta sa shop daw yung kawork niya. So, iniisip ko, kung tulog na siya, nung pumunta yung kawork niya, paano niya napicturan yung ano? Yung lotion. Diba? Kasi, nung nagpaalam siyang matutulong siya, ano eh, kakapicture niya lang ng lotion. So, ibig sabihin, gising siya. Kasi, napicturan pa niya yung lotion. Eh, sabi niya tulog daw siya nung pumunta. So, sabi ko, ano yun, gumigising ka ba pag natutulog ka? Tinanong ko muna. Tapos, sabi niya, oo, pagising-gising ako, pag-iihi. Tapos sabi ko, tinanong ko ulit, hinuhuli ko. Sabi ko, ah, nung ba dumating yung kawork mo, galing sa cruise shop, na bumili, nagising ka ba? Sabi ko, ganun. Sabi niya, hindi daw. Sabi ko, ah, so ang ginawa ko, in-screenshot ko yung usapan namin na nag-send siya ng picture, tapos nagpaalam siya na matutulog na ng time na yon. May screenshot ko. So, sabi ko, sinungaling. Sabi ko nun, anong ibig sabihin nito? Sabi ko ganun. Bakit may picture ka ng lotion bago ka pa nagpaalam na matutulog? Tapos, ang dahilan mo sa akin kanina, hindi ka sumama kasi nga, tulog ka na. So, paano nangyari yun? Sabi kong ganun. Sinungaling, galit na ako. Kasi, syempre, ang instinct ng babae, pag ganun, hindi magkatugma, iniisip, may ginagawang kalokohan. Bakit ka nagsisinungaling, di ba? Tapos, ngayon guys, sabi niya sa akin, naku, pasensya na. Hindi ko kasi tinatandaan ang mga ganyang bagay. Alam mo naman ako, makakalimutin. Hindi ko maalala, sabi niya ganun. Tapos, so, galit na ako, guys. Kasi, syempre, ang babae, pag naumpisahan, tuloy-tuloy yan.
ma-ano lang yan pag ano, pagtapos na. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Sinungaling ka, ganyan-ganyan. Naway ko talaga. Tapos biglang, sabi niya, ay, naalala ko na pala. Nung umalis pala siya, natutulog pa, ay, nanonood pala ako ng TV noon. Sabi niya ganun. Pasensya na talaga. Hindi ko na natatandaan kasi yung mga ganyang bagay. Sabi ko, ay, nako, ewan ko sa'yo. Kaya, ang hirap mong anuhin, ganyan-ganyan. Ganyan ako. Galit siya, sabi niya, hindi ako sinungaling, ganyan-ganyan. So, sabi niya sa akin, pagka gantong ang dami-dami kong pinag-aaralan sa barko, dumadagdag ka pa. Ngayon, nagalit. Hindi ko na ni-reply yan, guys, kasi nainis na din ako. Tsaka alam ko saan mapupunta yung away na yun eh. Kaya bukasan, binati ko na siya. Kasi naawa ko eh. Kasi po, pag magtatalo kami, eh, ang dami po niyang pag-aaralan bago kasi yung barko. Ang daming tinuturo sa kanila. Eh, ang tagal din lang natenga sa Pinas, diba? Ayun, pag dumagdag pa ako, hindi ko pa siya binate. Baka hindi pumasok sa utak niya lalo yung pag-aaralan. Eh, ulyanin nga po, diba? Makakalimutin. Eh, pag ganyang mayroon pa, kagalit pa kami, lalo hindi yun makatanda. Yun ang madalas na yun. Nag-aawayan, yung pagiging makakalimutin niya. Ang nangyari po kasi, nagkaiba ang explanation niya. Ang dating tuloy, nagsisinungaling siya. Or may ginagawa siyang something na alam niyang magagalit ako. Pero alam ko naman po, pag naisip ko na, or nahimasmasan ako, ayun, naiisip ko na na yun nga yung ugali niya na pagiging makalimutin. Kaya kami nag-aaway madalas kasi yun po yung problema sa kanya. E ako naman po, kahit alam kong ganun ang ugali niya makakalimutin, talagang hindi ko maiwasang mag-react, yung mag-isip ng pangit. Ngayon, babae lang, iisip, baka malay nyo, diba? Maigi ng naninigurado, diba? Mahirap na. Maloko ka, may putang ka sa ulo, naku. Yun po ang pinakaayaw ko. Shoot, guys. Madalas din namin pinag-aaralan selos. Silosa po kasi ako. Pag mahal ko po kasi yung tao, silosa ako. Yung konting lang. Ay, baka ganyan. Ba may babae dyan, ganyan. Baka kumatulis ganyan. Masyado po akong silosa. Ayun, naintindihan naman po niya yung sitwasyon namin. Kaya ganun. Hindi po lahat ng loko-loko is forever ng loko-loko. Kasi po, ang masasabi ko lang po dyan is proven po na may mga taong loko-loko dati, nagtitino naman. Nagtitino sila kung makakahanap sila ng katapat nila or kapartner nila na magiging, kumbaga, nakikita nila na doon sila titino. Alam niyo po yun? Kasi po, ang tao po kasi kapag loko-loko, hindi sila takot na mawala yung kapartner nila. Yun po yung kayang magloko. Pero once na po na nakatagpo po yung isang loko-loko ng isang tao na ayaw nila mawala sa buhay nila, kasi mahal nila, tsaka wala na silang hahanapin pa, kontento na sila. Nakita din niya sa akin na sa akin siya titino. Ayaw din po kasi niyang mawala ako, so kaya po siya tumino din. So, worth it naman po ang mga bagay-bagay. Kasi ganito po yan, guys, Once na niloko ka, ibig sabihin, may tendency na lolokohin ka ulit. So, kapag nakita mo yung partner mo at ayaw mong mawala sa'yo, never mong maiisip na magloloko. Kasi yung iisipin mo, pag nahuli ka, talagang iiwanan ka, diba? So, katulad po namin, nung nagkatagpo kami ng mag-asawa, tumino kami parehas. Kasi, kumbaga po,
parang kami yung tinadhana. Parang nakita kami na gustuhan namin yung isa't isa. Lahat ng bagay sa amin, gusto namin. So, kaya ganun. So, kapag po kasi makukontento ka sa isang tao, hindi ka na magluloko. So, kailangan may kakontentuhan ka talaga sa partner mo. Ganun po yun. So, yun po. Tapos, guys, ang iba pa namin pinag-aaway. Sa pera po, hindi kami nag-aaway. Hindi po kami nag-aaway pagdating sa pera. Kasi pera lang yan eh. Madalas po talaga selos. Tapos yung pagiging ulyanin nga po niya. Ayun, ganun. Yun lang po yung madalas na pinag-aaway namin. Yung dalawang yun. Ano pa ba? Yung pangatlo guys, ano, pero madalang po yun guys eh. Minsan lang yun. Pag umuwi siya dito sa Pinas. Mga documents niya. Dahil po sa pagiging ulyanin nga po niya, ayun, minsan hindi niya nadodouble check yung documents niya. Yun, ay nako, si Jay, di talaga makulit. Yun, minsan yun din yung pinagtatalunan namin. Pero, yun po. Nung una pong, ano, mga taon namin magkasama, madalas kaming lagi nag-aaway. Siyempre, pero bago pa lang. Pero nung tumagal-tagal na kami, parang ang sarap po ng pakiramdam kasi yung pinag-aaway na lang namin, napakasimpleng bagay. Tapos mag-aaway kami, kunyari magsiselos po ako, ayun, magagalit ako, magagalit siya, hindi ako magre-reply, hindi din siya magre-reply. Pero, pero po, ano, parehas kami, hindi din kami nakakatiis. Kasi nga, ayaw din namin mawalay sa isa't isa. So, ganun po ang love. Ganun po ang totoong nagmamahal. Nagpapasensyahan, nagtitiis, marunong makontento. So, guys, yun lang ang madalas namin pinagawain. Yung tatlong bagay na yun. Yung sa mga documents niya, dahil sa pagiging ulyanin. Pangalawa, yung pagiging ulyanin nga niya. Tapos po, ang pangatlo, yun, pagsiselos. Madalas po ako. Ayun. Yung asawa ko po kasi, ano eh, minsan lang yun magselos, pero hindi katulad ng sa akin, hindi katulad sa mga babae kasi, ang dami, hindi tumatanggap agad ng explanation, tsaka na pag ano, kumalma, tsaka tatanggap ng explanation. Ang lalaki, pag inexplainan mo na, titigil na sila eh, ganun sila, diba? So guys, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Sana po, may natutunan kayo or meron akong na i-share sa inyo na mga bagay na pinag-aawayan o madalas pinag-aawayan ng mga mag-asawa at kung paano to i-handle. So, ang advice ko lang po, makontento kayo sa isa't isa. Magtiwala, mahalin ang isa't isa, at higit sa lahat, huwag pong makakalimot na magdasal everyday. Yun po yung aming, kumbaga, armor talaga sa relasyon namin. Ang isama ang relasyon namin sa pagdadasal everyday para i-bless yung relasyon namin dalawa. Diba? Ganun talaga, guys. Para i-guide kami ng nasa taas. So, guys, that's it for today. Sana nagustuhan niyo yung vlog ko. And sa mga hindi pa po subscribe, mag-subscribe na po kayo. Paki-like na rin po. Then, paki-hit ng notification bell para po ma-update kayo sa aking mga bagong vlog. So, hope nagustuhan niyo po ang aking vlog today. So, that's it for today, guys. Have a nice day. Bye.